Humarap sa pagdinig ng Senado ang ilang taga-Department of Agriculture kaugnay sa pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, sabi ni Agriculture Secretary William Dar sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture ngayong umaga na may ilang wholesaler at biyahero na nagmamanipula ng merkado kaya tumaas ang presyo ng baboy. Dinidinig ngayon ng Senado ang nakakaalarmang pagtaas ng presyo ng basic commodities. Paliwanag ni Secretary Dar, ang farm gate prices ng baboy ay within range na mula 132 hanggang 200 pesos per kilo. Pero pagdating daw sa merkado, nagiging 400 pesos na kada kilo. Kaya nakikita raw nila na malaki masyado ang tubo ng mga wholesaler. Tanong naman ni Senator Nancy Binay, ano raw ba talaga ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy? Kulang daw ba ang supply dahil sa African swine fever o dahil nga may market manipulation? Inamin ni Secretary Dar, malinaw na may market manipulation sa parte ng mga wholesaler at biyahero. May supply naman daw tayo ng baboy nationwide, pero nagkukulang na sa Metro Manila kaya nanggagaling ang ating supply sa ibang probinsya. Pero ayon kay Nicanor Briones, presidente ng Agriculture Sector Alliance of the Philippines, walang manipulasyon sa presyo ng baboy. Bakit daw sila mag-hoard eh may ASF at gusto nilang mabenta agad ang mga baboy nila? Talagang tataas daw ang presyo dahil sa shipping at mortality ng baboy. Reasonable daw ang patong ng traders na 50 pesos kaya aabot sa 370 pesos kada kilo ng baboy sa merkado. Kaugnay naman sa pagtaas ng presyo ng manok, wala raw market manipulation pero natural daw na tumaas ang presyo ng manok dahil tumataas din ang demand lalo't maraming nagsarang restaurants at mga kliyente na ngayon lang nakakabawi at habog-bukas ulit. Reklamo naman ni Senadora Amy Marcos, parang hindi naman daw ganun kataas ang bilihan ng gulay sa mga magsasaka sa norte, pero bakit pagdating sa Metro Manila, napakataas na raw ng presyo? Pinagsabihan naman ni Senator Kiko Pangilinan, ang DA, na paigtingin ang pagbabantay ng presyo ng mga bilihin at ipakitang hindi sila napapalusutan. Kung may nananamantala, gaya nga ng sabi ni Secretary Dar, dapat daw magkaroon ng suspensyon, investigasyon, hearing o pagbawi ng permit. Ang solusyon naman na nakikita nila Secretary Dar, bukod sa pagtutok sa mga wholesalers at behero ng baboy, magrekomenda ng price ceiling na 280 pesos sa Kasim at 310 pesos sa Liempo. Sa ngayon kasi, umaabot sa 440 pesos kada kilo ng Liempo base sa datos na nakuha ni Senator Pangilinan mula sa DA noong January 27. Siningil din ng mga senador ang DA paano ba nila ginamit ang 24 billion pesos na inilaan sa kanila sa ilalim ng bayanihan 2. Napakalaki raw ng budget na nilaan sa kanila para sana maagapan ang problema ngayong pandemya dahil nakita na raw nila noon pa ang posibilidad na baka magkulang ang pagkain pero tila hindi naman daw ito nagamit ng tama. Ayon kay Yusek Madrado ng DA, gumastos naman daw sila ng 678 million para sa livestock and poultry. Pero sabi ni Senator Cynthia Villar, livelihood naman daw ang ginawa ng DA gaya ng paggawa ng bagnet at chicharon pero hindi repopulation ng baboy. Napakalaki rin daw ng pondo ng DA para sa fertilizer na karaniwang nakakwestiyon din dahil hindi naman doon nakakarating sa mga magsasaka. Kaya suwesto ni Villar, ilaan ang 2.5 billion peso sa fertilizer fund sa pagpapatayo ng border facilities para mas mahigpit na mabantayan ang pagkalat ng sakit sa mga hayop. Rafi? Mav, may nabanggit ba ang DA kung meron na silang iniimbestigahan na tao o grupo gayong binabanggit nila? Posibleng may market manipulation kaya mataas yung presyo ng baboy? Sa ngayon, walang binanggit si Secretary Dar na meron silang particular na grupo o individual o trader na iniimbestigahan. Kaya nga, ang sabi ng mga senador, kung puro lang tayo functions o utos sa DA na manghuli pero hindi naman nakikita yung pangil nga nitong utos sa kanila na ito, hindi naman daw matatakot yung mga traders na nananamantala nga dito sa kakulangan natin ng supply ng karne. Kaya ang sabi nila, kung kailangan makipagtulungan sa Department of Trade and Industry na sanay sa enforcement ng mga price ceiling, dapat daw gawin ito ng DA. Rafi? At lumabas din ba sa pagdinig, Mav, kung nabanggit kung hanggang kailan magtatagal itong ganito kataas na presyo? Sa ngayon, Rafi, hindi pa rin nila masabi dahil nga, kumbaga, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya kaya hindi pa rin nila tiyak kung kailan mag-normalize ang presyo. Pero para dun sa baboy, meron daw kasing dine-develop ngayon sa Vietnam, ito katatalakay lang sa Senado, na ASF vaccine. Ito raw ay lalabas sa second quarter ngayong taon at minumukahi nga ng mga senador sa Department of Agriculture na baka pwede tayong bumili sa Vietnam nitong bakunang ito kapag meron na. O di kaya naman ay makipagtulungan sila sa DOST para gumawa tayo ng sarili nating bakuna kontra ASF. Kapag itong ASF vaccine
ay nagamit natin at talagang epektibo, talagang makakatulong daw ito sa repopulation ng baboy natin dito sa bansa. At kapag maraming baboy, alam naman natin na automatic bababa yung presyo, Rafi. Okay, maraming salamat, Mav Gonzalez.